살리타 남주스. Before we start, 만나는 기보다요. 바날 아드마바기 남주스 나사미나이 나그마마할 살라마포사 인용 비야야 아빠고 이비 까미아인 날릭다스 마이 빠가사 우빵 마카파 살랑이 꿈마이 망아 브라더 제시터스 남마이나 안마이사키 바키우사 뚫룽한 본인요 실라 우빵 말람파산 물라사 마이랍시 조아션 kaya sa pamagitan ng natitirang buhay, gusto namin maluwalati kayo, nalo-nalo na para sa kaluwalatian at ebanghelyo. Nalalangin kami para sa District 4 Bible Seminar at Grand Bible Seminar. Gusto namin na maraming kaluluwa ay maliligtas sa pamagitan ng pag-ibig at pagsisikap sa pamagitan ng mga Bible Seminar. Kung may mga brothers and sisters na hindi dumadalo sa fellowship namin, pakiusap, samahan po ninyo sila upang manatili sa tunay na church. Hanggang sa huling fellowship dito, pakiusap, samahan po ninyo kami. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa Juan chapter 15. Juan chapter 15. Verses 1 hanggang 8, Juan chapter 15, verses 1 hanggang 8. Babasahin ko po. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo, at sila ay titipunin at ihagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama, at kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo, manatili kayo sa aking pagmamahal. Yung sermon, ang pamagat ng sermon ay ano ang paraan para makuha ang lahat ng nais natin. Sa ating buhay, maraming bagay na kinakain. Yeah. Nalulunod na para sa Christian na eh, para sa pangangaral ng Ebanghelyo, ano ang kailangan. Yeah. Kaya, paano? Ano ang paraan para makuha ang lahat ng nais natin? Dito, sinabi ni Jesus sa mga alagad niya. Tingnan po natin sa versikulo 1. Versikulo 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Dito, sinabi ni Jesu Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas. Sinabi ni Jesu Kristo, buna sa pamamagitan ng kanyang salita. And pagkatapos ng salita niya, mga salita niya, sinabi niya sa pamamagitan ng parable.
Maraming beses sa Biblia. Dahil ang mga tao, narinig nila ang salita ni Jesu Kristo dahil may tapat na puso, kung ano, kahit sasabihin niya ang parable niya, maintindihan nila. Pero ang mga tao na walang puso, kung ngayon, kahit sasabihin niya ang parable, sa pamamagitan ng parable, hindi maintindihan. Kaya, first, mga salita, and susunod, by parable. Ito ay yung message ni Jesu Kristo. Dito, sa pamamagitan ng parable, sinabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang aking ama, ang Diyos ang tagapag-alaga. Tagapag-alaga. Tingnan po natin sa versikulo 2. Pinuputol niya ang aking mga sangang hindi namumunga at nilinis niya ang bawat sangang namumunga para lalo pang mabunga. Ibig sabihin, sa mga Israelita, ibinigay ng Panginoon, ibinigay ng Diyos ang Ebanghelyo upang maunawaan muna. Pero ayaw nila ang mga Israelita. Kaya yung tunay na gospel ay inilipat sa Hentil. Kaya versikulo 2, maintindihan tungkol sa Israelita. May chance pero ayaw nila upang matanggap ang kaligtasan, buhay na wala nga. Kaya yung Ebanghelyo ay inilipat sa atin, mga hentil, tayo ay hentil. Tingnan po natin sa versikulo 3, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Sinabi ni Jesu Kristo kay mga alagad niya, malinis na kayo, ibig sabihin, malinis na, ibig sabihin, sila ay naligtas. Naligtas. Tungkol dito, maraming opinion ang mga biblical scholars. Maintindihan ng Brother Jane Sheeters, malinis na kayo. Malinis na kayo. Ibig sabihin, malinis ang mga alagad niya. Naniwa? Kung ano, kailan po naligtas? Ito, may question natin. Tama ba? May question tayo. Sa katunayan, may promise. May promise si Jesu Kristo. Sa katunayan, ang mga alagad ni Jesu Kristo, may pananampalataya sa panahon yun. Naunyo ba? May pananampalataya. Ibig sabihin, pero si Judas Iscariot ay walang pananampalataya. Pero ibang mga alagad, may pananampalataya. Kaya sinabi ni Jesu Kristo, malinis na kayo. Sa panahon yon, si Jesu Kristo ay kumilos sa lumang tipan. Ang Espiritu Santo ay kumilos ayon sa mga gawa ng Diyos. Ibig sabihin, may gawa ang Espiritu Santo. And kung walang mga gawa ng Diyos, kung ngayon, ang Espiritu Santo ay hindi nanatili sa mga tao. Naunyo ba? Pero sa panahon ni Jesu Kristo, si Jesu Kristo also Espiritu Santo. Naunyo ba? Pero pagkatapos ng kamatayan at muling binuhay ni Jesu Kristo,
muling pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesus Kristo, yung Espiritu Santo ay pumunta sa mundong na ito. Kaya, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo, nagtanggap ng mga alagad ni Hesus Kristo ang Espiritu. Nandiyo ba? Nandiyo ba? Kaya, pagkatapos ng Pentecost, yung Espiritu Santo ay nanatili sa mga tao na ligtas, patuloy, hindi e kuwao. Nandiyo ba? Ito ay magkaiba. Kaya, maintindihan ng brothers and sisters, malinis na kayo dahil sa mga salitang sinabi ko sa inyo. Ibig sabihin, may pangako mula sa Panginoon sa mga alagad niya. Yeah. May pangako, will receive Espiritu Santo. Yeah. Kaya, pagkatapos ng resurrection ni Hesus Kristo, ang mga alagad niya ay received Holy Spirit. Kaya, when we study Bible, especially Mateo, Marcos, and Lucas, and Juan, 매주 마이라. 다일 신하비 니 예수 그리스도 안왕 망야하리 가사만한 future things 신하비 니 예수 그리스도 pero sa epistles 물러서 로마 마스 말리나오 나오냐 봐. 그야 꿈가요아이 바공 망아 까파티 바키 study Bible 물러서 로마 나오냐 봐. 그야 after studying 사파마기탄 낭 로마 운항 고린토 이칼라왕 고린토 에페소 갈라시아 에페소 필리포스 콜로시아 에타 바카타보스 낭 바이블 스타디 유니트 스타디 마테오 마르코스 루카스 후안 디도 마인디 인디안 말리니스 나 까요 이빅사빈 악마가 알라가드니 예수 그리스도아이 날릭다스 가일람포 올레디 사파나오년 마이 빵하고 물라사 빵이노온 pero 낙당갑 앙 에스피리투 산토 바카타포스 낭 레졸렉션 물링빡가 부하이니 예수 그리스도 낙당갑 앙 에스피리투 산토 나디냐 뭐가 and 띵나보 나틴 사 베르시쿨로 4 manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo, hindi makakapamunga ang isang sanga, malibang nakakabit ito sa puno, kanoon din naman hindi kayo makakapamunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Dito may malakang pangako, ni Jesus ito. Manatili kayo sa akin. Manatili kayo sa akin at ako'y manatili sa inyo. Hindi makakapamunga ang isang sanga, malibang nakakabit ito sa puno. Kanoon din naman, hindi kayo makakapamunga, kung hindi kayo manatili sa akin. Kaya kapag tayo ay manatili sa Panginoon, ibig sabihin, kapag tayo ay manatili sa tunay na church, dahil ang Panginoon at ang church ay connected, dahil ang Panginoon ay ulo, at ang church, tunay na church ay kanyang katawan. Kaya, manatili kayo sa akin, ibig sabihin, yayon, manatili kayo sa church. Kung ganon,
ang Panginoon ay manatili sa atin. Tingnan po natin sa versikulo 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang aking mga sanga. Yeah. Sa pamamagitan ng puno, ang Panginoon i-explain ng Panginoon, ako ang puno ng ubas at kayo'y ang aking mga sanga. Brother Jay Sheeters, ang mga puno ng ubas, bukang maganda o hindi maganda? Maganda and hindi maganda? Sa katunayan, palm tree, maganda tama ba? Palm tree maganda. Pero, ang puno ng ubas ay hindi maganda. Ngayon, si Jesus Cristo ba ay pogi o hindi pogi? Si Jesus Cristo ay pangit o hindi pangit o pogi? Pangit o pogi? Sa film, pogi, tama ba? Pero ayon sa Biblia, si Jesus Cristo ay hindi pogi. Pangit. Tulad ko, pangit. Tama niyo ba? Kaya sinabi niya, ako ang puno ng ubas. Sa pamamagitan ng puno, i-explain niya. Dito, kung tayo ay manatili sa puno ng ubas dahil tayo ay naging mga sanga. Sanga ng ubas ng puno ng ubas. Kaya kung tayo ay manatili sa puno ng ubas, naturally, automatically, tayo ay magbubunga. Sinabi ni Jesus Cristo. Tingnan po natin sa versikulo 6, ang hindi nananatili sa akin at tulad ng mga sangang itinatapon at natutuyo at pagkatapos ay tinitipon at inihahagis sa apoy para sunugin. Dito may nilalaman tungkol sa abiding in church, ito ay mahalaga. Dahil, ang hindi nanatili sa akin ay tulad ng mga sangang itinapon at natutuyo. Pagkatapos ay tinitipon at inihagis sa apoy para sa sunugin. Ibig sabihin, ang mga brothers and sisters na ligtas ay hindi pupunta sa imperno. Mga tao ay may maling pagkaunawa. Pero ito ay hindi pupunta sa imperno. Ang mga brothers and sisters na ligtas, kung ano, sigurado, 100% sila ay pupunta sa langit. Tama ba? Ibig sabihin, kahit tayo ay naligtas, kung tayo ay hindi nanatili sa tunay na church, kung ano ang problema? Walang kapangyarihan. Walang kantimpala sa harapan ng Panginoon. Tulad ni Lot. Naman niyo ba? Lot. Sa Biblia may halimbawa, Lot. Yeah. Sigurado siya ay naligtas, pero para sa kalwalhatian at ebanghelyo, he was not used to, tama ba? Yeah. Kaya sinasabi ng Biblia, siya ay naligtas sa apoy. Yeah. Sa apoy. Yeah. Ibig sabihin, walang kalwalhatian. Sa katunayan, sa kasaysayan ng church natin, naranasan natin nang naitayo, daksi mula ang
박옹 철치 마이나 빼로 사포마 있던 낭마가 브라더젠 시터스 난디다스 융 철치아이 낚시 몰라 빼로 바깥다 보스당 5 years 10 years 악마가 프라도젠 시터스 아이 힌디 나나나텔리사 철치 궁가로 안왕 프로브레마 까이 신라이 날릭다스 신라이 안오보 왈랑 까빵야리야 사르반 낭파이노 빼로 까이 따유아이 마이나 네 궁따유아이 마나텔리사 두나이나 철제 궁아노 시구라도 까빡 따유아이 마따따요사 하라판 낭파이노 온 시구라도 마이롱 까빡야리안사 하라판 낭파이노 궁아노 살랑이 막박깔란만 마이롱 깔루알하디야 까갈라칸 막박깔란만 나뉘어보아 까야 융 메시지 뚱골사 철치 뚱골사 펠로시 마이 말라강 길라라만사 비브리아 아농 챕터 후한 챕터 15 예. 까야 이니안다고 뚱골사 예. 철치 뚱골사 펠로시 융 빠마간 낭 솔몬 야연 아이 아노앙 빠란 빠라 막과 앙 란낭 나이스 나딘 띵다보 나디사 베르시클로 세벤 디토 마이 말라강 딜라라만 융 타픽 낭 야용 설먼 꿈까요 이 마나텔리사 아긴 앗 악망아 살리타 꼬이 마나텔리사 인요 힝인 닌요 앙 아누망 인용 나이스 앗 이토이 가가윈 빠라사 인요 디토 마이 마할라강 빵하고 엔 우빵 마땅갑 앙 마할라강 빵하고 낭 빵이 노온 까일랑한 낭 달라왕 군디션 디도 달라왕 군디션 꿈까요 이 마나텔리사 아긴 아다 앙망아 살리타꼬 이 마나텔리사 인요 이또이 달라왕 군디션 우빵 마땅갑 앙 마할라강 예 마할라강 예, 빵하고 히닝인 인요 앙 아누망 인용 나이스 앗 이토이 가가윈 빠라사 인요 예 사베르시클로 에 사파마 기탄 이토이 날룰루알 하티 앙 아킹 아마 나까요이 막 부응아 낭 바람이 앗 마깅 마가 알라가 듣고 디도 사파마기탄 디토이 날룰루알 하티 앙 아킹 아마 나까요이 막 부응아 낭 바람이 예 사뿌노 사뿌노 아노앙 구스토 아노앙 바가이나 구스토 앙 파머 사포마기탄 낭 뿌노 붕아 다음에 봐 붕아 예 그야 꿍따요 아이 마카로운 낭 마라밍 붕아 따요 아이 마기깅 알라가드냐 디도 예 마이 방앗고 이빅사빈 사포마기탄 낭 크리천 나이 디또 마이 달라왕 컨디션 꿍 따요 이 마나텔리 사 빵이노 온 앗 앙망아 살리타 낭 빵이노 나이 마나텔리 사 아딘 꿍가논 따요 아이 마카로운 낭 마라밍 붕아 시구라도 따요 아이 유스도 빠라사 빵이노 온 칼로알라디안 낭 빵이노 온 꿍가론 네 디도 사파마기탄 낭 후한 챕터 15 버세스 1 한강 A 야연 베르시클로 7 예 막 부불라이 예 막 부불라이 불라이 따요 디도
Tingnan mo natin sa versikulo 7. Versikulo 7. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Dito muna, tungkol sa kung ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa katunayan, ang mga salita ay pinakabahala ka. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya tungkol sa salita ng Panginoon, sinabi ng Diyos, buksan po natin sa Awit chapter 138. Awit chapter 138, verse 2. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Dito, tungkol sa mga salita ng Diyos, ano ang position? Sa katunayan, tingnan po natin sa huling bahagi, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Sa Biblia, may mga pangalan ng Diyos, pangalan ng Panginoon. Mighty God and Omniscient God and ang Diyos ay tagapagalika and si Jesus Cristo ay tagapagligtas, maraming pangalan sa Biblia. Pero iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Ibig sabihin, sa Baba, inilagay ang mga pangalan niya. Ano po? Mula sa salita ng Diyos. Ang mga pangalan ay located sa Baba. Mula sa salita ng Diyos. Kaya si Jesus Cristo, si Jesus Cristo ay tagapaglikha, tama ba? Ang Diyos ay tagapaglikha, alam natin, and si Jesus Cristo also tagapaglikha. Dito, tingnan po natin sa Juan chapter 1:43, dito. Dito, Juan chapter 1:43, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Dito, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, si Jesus Cristo ay ano po? Tagapagalika. Tagapagalika. Pero, si Jesus Cristo ay sumunod ng salita ng Diyos. Kaya, namatay si Jesus Cristo sa krusu. Tama ba? Hindi sa kanyang sariling kalooban. Sumunod si Jesus Cristo ang kalooban ng Diyos. Pag-ibo. Yung kamatayan ni Jesus Cristo ay kalooban ng Diyos. Kaya, tapat siya mamatay. Ibig sabihin, si Jesus Cristo ay tagapaglikha. Pero, ayon sa salita ng Diyos, sumunod siya. Naunyo ba? Pag-ibo, yung salita ng Diyos ay located
above ng mga pangalan niya. Nandiyan niyo po. Kaya, ang mga salita ng Diyos ay pinakamahalaga. Kung ano, paano, mari tayong sumunod ng salita ng Diyos. Sa katunayan, ayon sa pananampalataya natin, mari tayong sumunod. Tama ba? Kung ano, upang sumunod, kailangan ng salita ng Diyos. Kaya, araw-araw, we are reading Bible and we are memorizing Bible verses nalo-nalo na upang sumunod ng salita ng Diyos. Kailangan ng pagbubulay-bulay. Ano ba? Pagbubulay-bulay. Kahit isang bereshikulo, kahit isang salita sa Biblia, kung mayroong pagbubulay-bulay, sigurado tayo ay mababago. And tayo ay makaroon ng maraming bunga. Alam niyo ba? Kaya dito may pangako. Pabalik sa Juan chapter 15, verse 7. Kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Upang kumuha ng maraming bagay, kailangan ng salita ng Diyos sa ating puso. Upang ang mga salita ng Diyos ay mananatili sa ating puso, ano ang kailangan? Kailangan ng pagbubulay-bulay. Pagbubulay-bulay ibig sabihin, we need to think continuously sa ating buhay. Sinabi ng Biblia, pagbubulay-bulay, sinabi ng Biblia, ang pagbubulay-bulay ng aking puso. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng tapat na puso, mari tayong magbubulay-bulay. Naunyo ba? Yeah. Sa Awit chapter 19, verse 14, may nilalaman, ang pagbubulay-bulay ng aking puso. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng tapat na puso, mari tayong magbubulay-bulay. Ang pagbubulay-bulay ay ibig sabihin, thinking, iniisip natin ang mga salita ng Diyos ng patuloy. Ito ay pagbubulay-bulay. Yeah. Brothers and sisters, ano ang bagay iniisip ninyo patuloy? Mga pakay? Pera? Yeah. Huwako. Yeah. Kung ano, maraming stress. Pero, kung kayo ay magbubulay-bulay patuloy, yung buhay natin ay magbabago. Tawag niyo ba? Sigurado. Sa Levitico, may nilalaman, para sa Israelita, sinabi ni Jesus Cristo, ang ilang mga hayop, mari silang kumain. Ibig sabi, may malinis ng hayo and maruming hayo. Sa panahon yun, Levitico chapter 11, 4-3, anumang hayom na may hati ang paa, biyak at umung uya, ang mga kayon ay maring ninyo kainin. Ito ay malinis na hayo. Kaya, mari silang kumain. Kumain. Ano ang hayop? Dito, dalawang bagay. Anumang hayop na may hati ang pa. Ibig sabihin, ang buhay nila ay hiwalay mula sa kasalanan at sanlibutan.
kung may walking sa buhangin, sigurado may trace tamo ba? Trace. 네. 뚜라도 낭 트레이스 낭 따 앙 망악두 나이나 크리스천어 아이 시왈라이 물라사 가사나 아트 산니부단 가야 용 부화이 낭 크리스천어 아이 막가 이바카사마 낭 예 아노 물라사 헨딜 나오냐 봐 물라사 망아따오나 힌디 날리따스 이또 아이 말리니스나 하요 디또 말리니스나 하요 바이 뚜무뚜꼬이 뚜나이나 크리스천어 나 니따스 And 예, 우무우야, 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 난디냐 뭐가? 망아 까바다, 난디냐 뭐가? 힌디 난디냐? 추잉, 추잉, 예. 알람 알람보완이냐? 검 검, 예. 추잉 검, 다음 뭐가? 예, 이도 우무우야 이빅사빈 추잉 나오냐 뭐가? 이또 아이 말리니스나 하요. 이또 아이 뚜무뚜꼬이 뚜나이나 크리찬노 이또 아이 뚜무뚜꼬이 밥 부불라이 불라이 가야 빌랑 크리찬노 빌랑 브라더젠 시터스 까일랑한낭 달라왕 바가이 세퍼레이션 물라사산이부터는 까살라난 앗 아노보 메디테이션 밥 부불라이 불라이 낭살리다낭 조스 달라왕 바가이 이또 아이 융 에비덴샤 예. 캐릭터 낭 뚜나이나 크리찬 까야 까일랑한 낭 답반나 부소 사하라판 낭 빵이논 까이 낙 딜리버 예? 아노 야연 I'm delivering sermon 페로 이또아이 힌디 아깽이 살리다 이또아이 살리다 낭 교수 나오나와 뽑아니뇨 오버 디도 북산문화딘사 운항 데살로니카 챕터 2 운항 데살로니카 챕터 2 4.13 바자이문화딘 사바이사바이 운항 데살로니카 챕터 2 4.13 1.3 바자이문화딘 사바이사바이 3.2.1 At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Dito, sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa mga Christian life ng Thessalonica Brothers and Sisters. Sila'y mabuti dahil nang narinig nila ang mga salita ng Diyos sa pamagitan ng apostol naniniwala sila ito ay salita ng Diyos kaya dito kami ay patuloy na nagpapasalama sa Diyos na pakibo na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap inyo hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumawa naman sa inyo na sumasampalataya sumasampalataya yeah. 자연 사파망이탄 낭 에 아노 네 타갈록 타갈록 에 민산 잉글리시 네 사카두나야 아쿠아이 힌디 플루엔스 아 타갈록 다모와 페로 나파바 살라마사 브라더젠 시터스 나리 에 나리 나리리 니뇨 앙솔먼 이또아이 힌디 앙살리타 낭 따오 앙살리타 낭 조스 네, 가야 나쁘바 살라만 뚫라드 낭망아 브라더젠 시터스 나사 데살로니카 네. 궁가는 시구라도 마이 망아 가와낭 에스피리투 산토 디도 훌링 바하기 꾼디 아연사 까또또하난 아이 빌랑 살리따 낭조스 나 구마와 나만사 인뇨 나 수마삼 빨라다야
Kung tayo ay naniniwala, ito ay salita ng Diyos kung ano sigurado ang Espiritu Santo ay kumikilos sa ating puso. Kung ano, sa ating puso. Yeah. Makaroon tayo ng bagong puso upang mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yeah. Sa katunayan, hindi sa pamamagitan ng ibang bagay, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa Biblia, mahiram na salita ng Diyos. De, sa Biblia. Sa panahon nyo, sa pamamagitan ng explanation ng bersikulo, ang ating puso ay magiging mainit. Dahil, mali nating maunawaan ang mga salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makaroon tayo ng maraming bagay. Eh? Kung tayo ay focus sa salita ng Diyos, ang ating spiritual na mata ay magiging mas bright. And we can find out mas mahalagang bagay sa church. Eh? Kung ganoon, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, we can find out yung church ay pinakamahalaga. Dahil sa pamamagitan ng church, nakaroon tayo ng maraming mahalagang bagay. Tayo ay naligtas, may pag-asa, and ang ating buhay ay changing, transforming araw-araw. Yeah. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay magiging matalinong tao, tayo ay naligtas, and ang ating spiritual na mata ay magiging bright, and sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang ating puso ay magiging bagalak. Tama ba? Yeah. Kung ano, pabalik sa Juan chapter 15, 4, 7, muli. Juan chapter 15, 4, 7. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anuman inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Kung kayo'y manatili sa akin, ibig sabihin, kung tayo ay manatili sa tunay na church, bago tayo ay naligtas, tayo ay makasalanan. Pero sa pamamagitan ng krus, tayo ay pumasok sa katawan ni Jesus Kristo. Ano ang church? Yung church, ibig sabihin ay katawan ni Jesus Kristo. Ephesians chapter 1, versículo 22 and 23. Yeah. Ang katawan, ang church, ang katawan ni Jesus Kristo. Nandiyo ba? Yeah. Kaya, sinabi ni Jesus Kristo, Juan chapter 15, verse 4, kayo'y manatili sa akin. Ibig sabihin, kayo'y manatili sa tunay na church. Yeah. Tunay na church. Tayo ay pumasok sa church sa pamamagitan ng cross. Brothers and sisters, nasaan po ba kayo? Sa labas ng katawan ni Jesus Kristo o sa loob ng katawan ni Jesus Kristo? Sa loob, tama ba? Yeah. Tayo ay, ibig sabihin, tayo ay naging tunay na church, brothers and sisters. Tayo ay naging tunay na templo ng Diyos. Kaya, ang lahat ng brothers and sisters ay mahalaga. Tingnan po natin sa Juan chapter 15, verse 5. Verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong baga kawa. Si Jesus Kristo ay
Si Jesucristo ay puno ng ubas. Then tayo ay naging mga sanga. Kung ano, brothers and sisters, inisip ninyo, ang mga sanga ay nakakabit sa puno ng ubas. Mahirap po ba o madali po ba ito? Mahirap po ba o madali po ba? Ang mga sanga ay nakakabit sa puno ng ubas. Mahirap po ba o madali? Madali? Talaga po? Sa katunayan, hindi madali. Dahil minsan may typhoon. Naunyo po ha? Eh? May dry season, kung ano sobrang mainit. Tama po ha? Eh, sa rainy season, malakas ulan, kung ano also mahirap. Eh? Kung may super typhoon, level 4, level 5, kung ano, madali po ba? Mahirap. Kahit tayo ay naligtas sa ating Christian life, tayo ay nanatili sa Panginoon, sa tunay na church, minsan mahirap tayo. Tama ba? Mahirap. Pero, ano ang obligation, duty ng mga sanga? Ne? Dapat makabisa sa puno. Naunyo ba? Ito ay yung duty ng mga sanga. Tayo ay ano po? Puno o mga sanga? Sanga. Kung ganon, ano ang duty natin? Ye? Dapat tayo. Dapat tayo. Makabisa puno. Ye? Kahit mayroong tuksoni Satanas. Kahit ye? Tayo ay makakasala minsan, dapat tayo makabisa puno ito. Our duty, 나오냐고 봐. 예. 디도, my message. Brothers and sisters, sa Pilipinas, hindi maraming puno ng ubas. Minsan, may puno ng ubas. Pero sa Korea, maraming puno ng ubas. Kung ano, brothers and sisters, may tanong, kung mga sanga ng puno ng ubas, pinutol 예. 피노톨 and then attach 막가빗. 예. 그러면 ang mga sanga dito ay mabubuhay o mamamatay? Mamamatay? Talaga po? Hindi po. 예. Mabubuhay. 나오죠? Kahit ito ay pinutol and again attach kung anon magbubunga pero may problema anong problema cut and attach again kaya mahirap. 나뉘어 봐. 마이랍. 예. 다이사 마라밍 컨디션. 다이사 마라밍 컨디션. 우빵 마부아이 마라밍 마이랍. 네. And also 앙 망아 상아 낭 뿌노 낭 우바스 사 이상 따온 망아 1m 1.5m 루말라고 나뉘어 봐. 마빌리스 1 year 사 이상 다운 1m or 1.5m 루말라고 엔 막 부붕아
Marami. Alam po ninyo, sa isang puno ng ubas, maraming bunga, alam po ba ninyo? Pero, itong bunga, itong sanga, ay hindi magbubunga marami. And also, hindi lumalago ng bayos. Nandiyan niyo po ba? May problema. Kaya, brothers and sisters, ano ang nananatili sa puno ng ubas? Si Jesu Cristo ay puno ng ubas. Tayo ay mga sanga. Kung ganon, ano po ang nanatili sa puno ng ubas? Patuloy manatili sa fellowship natin. Sa linggo lang, kung tayo ay nananatili, kung ganon, hindi sapat. Ganyo ba? Ibig sabihin, tulad ng mga sanga, sa mabuting klima, siya ay, ito ay nanatili sa puno. Pero kung may typhoon, ayaw niya, manatili sa puno. Kung ano, may problema, tama ba? May problema. Kaya, dito may mahalagang message ayon sa ating position sa church. Kung kayo ay leaders, kung kayo ay bagong mga kapatid, ayon sa iyong pananampalataya, ayon sa iyong duty sa church, properly manatili sa fellowship. Kasama ng tapat na puso. Kung ganon, magkaroon tayo ng maraming bunga, tayo ay magiging alagad ni Jesu Kristo. Kung ganon, sigurado, ano ang mangyayari? Sa versikulo 7, kung kayo'y manatili sa akin, kung ganon, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Ibig sabihin, kung tayo ay manatili sa church fellowship ng mayos, tungkol sa ating request sa Panginoon, para sa ating Christian life, para sa kaluwalhatian ng Diyos, ito'y gagawin para sa atin. Naman ba? May pangako. Halimbawa, brothers and sisters, kamay. Kamay ko bukang maganda o hindi maganda? Pangit. Maganda? Bakit po maganda? Tama po, dahil nakakabis sa katawan, kaya maganda. Kung ano ito, pinutol ng kamay mula sa katawan, kung ano ang mangyay? Pangita mo ba? Pangita. Cut and then sa dito, play, ilagay. Kung ano ang, pangit, tamo ba? Pangit. Bakit po brothers and sisters ay maganda sa harapan ng Panginoon? Dahil tayo ay manatili sa fellowship, tunay na church. Dahil bumili ang Diyos ng brothers and sisters sa pamamagitan ng tugon ni Jesu Kristo.
ang lahat ng brado diyan sito sa mala. Yung kamay ko ay maganda, mukhang maganda, pagipo, ang kamay ko ay nakakabis sa katawan. Eh, tamo ba? Kaya, maganda at ang kamay ko ay used to para sa aking mga maraming kawa. Tawa mo? Ibig sabihin, ang mga brothers and sisters, kapag tayo ay nanatili sa church, we can be used to para sa kaluwalhatian ng Diyos. Lalo-lalo na para sa Ebanghelyo. Tawa mo? Yeah. Buksan po natin sa Unang Korinto, chapter 12. Unang Korinto, chapter 12. Verses 22 and 23. Unang Korinto, chapter 12, verses 22 and 23. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari may hina ay kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating walang kapurian ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurian at ang mga kahihiyang bahagi natin ay siyang lalong pinararangalan. Para sa pangaral ng Ebanghelyo, sa katunayan, may tapat na puso upang ipangaral ang Ebanghelyo dahil naunawaan natin ang isang kaluluwa, ang isang kaluluwa ay mahalaga. Yeah. Kaya para sa pangaral ng Ebanghelyo, kailangan ng ano po? Kailangan ng pag-ibig sa ating church. Ang lahat ng brothers and sisters ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Kung ngayon sa ating church, maraming brothers and sisters, maraming uri ng brothers and sisters, magkaiba ang character ng brothers and sisters. Tama ba? Ang mga brothers and sisters ay mayaman. Eh, mayaman po ba kayo? Eh, physically, mahirap. Pero spiritually, kayo ay naging mayamang tao. Naunyo ba? Eh. Yan sa ating brothers and sisters, may mga brothers and sisters na mahina. Pero, mahalaga sila. Dito, sinasabi ng Biblia, tingnan po natin sa versikulo 22, sa halip, ang mga bahagi ng katawan na wari i mahihina ay kailangan. Nandiyo po? Sa mga brothers and sisters, kung ilang mga brothers and sisters ay mawawala, kung ano, masaya po ba kayo o hindi masaya? Malungkot. Eh, malungkot. Eh. Tingnan po natin sa versikulo 23, ang mga bahagi ng katawan na inaakala natin walang kapurian ay pinagkakalooban natin ng higit na kapurian at ang mga kahiyahiyang bahagi natin ay siyang lalong pinaralan. Dito, ibig sabihin sa ating church, kahit ang mga brothers and sisters ay mahina o mahirap, ang lahat ng brothers and sisters ay mahalaga. Dito, may kamay. Ne. Dito, ilang finger? 1, 2, 3, 4, 5. Lima, tama ba? Isang araw, ang paghayabang ng tarili. Finger. Ano po? Ito, hinalalaki? Hinalalaki? Ano? Hin nalaki. Hin nalaki. Tama ba? Hin nalaki. Hin nalaki. Hin nalaki. Ano po? Sa picture taking, car first. Tama ba? Car first. Car first. Hin nalaki. Kapag sinasabi ng
mamayarin na ako ang pinakamahusay. Ako ang itinataas niya. Yeah, by boasting. And ikalawa, hintutulo. Tama ba? Hintutulo. Oh, hintutulo. Inilalagay niya sa akin ang singsing ng pagkakaibigan, yeah, bago ang kasal. Tama ba? Dito. And ikatulo, ano ba? Hinalalato. 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 Tama po? Hinalalato. Tama po? Yeah. Anyway, third finger. Third finger. Ito. Ako ang pinakamalaki. By boasting. Pinakamalaki, tama po? Tama po? Pinakamalaki o hindi? Pinakamalaki, pinakamalaki. Pinakamalaki. And ikaapat. Ano po? Palasingsingan? Palasingsingan. Ikaapat. Inilagay niya sa akin ang singsing pangkasal. Hanggang ikaapat, may boasting. Kaya, huling finger, hiniliit. Mayroon. Walang tapat, ipakyabang. Kaya nang paglilinis ng tainga, pagkuha ng kulangot sa ilong at iba pa. Walang bolster, tama ba? Ito. Maliit, pinakamaliit, and para sa paglilinis ng tainga, walang boasting. Nag-isip ang hiniliis sandali at may sinabi, pagkatapos ay tumango ang lapilang paksang ayon. Ano ang sinabi ng hiniliit na sinang ayunan ng lahat? Ano ang sinabi ng hiniliit na sinang ayunan ng lahat? Sinabi niya. Iniisip niya, walang posting ako. And sinabi niya, kaya, up on the finger, agreed. Pakibo, ano ang sinabi niya? Kayo ay may kapansanan kung walang ako. Naman niya ba? Disabled. Kung wala ako, disabled. Kayo ay disabled. Kayo ay may kapansanan. Ibig sabihin, sa ating brothers and sisters, kahit ikaw ay mahina, ikaw ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Lahat ng brothers and sisters ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Kaya, para sa pangaral ng Ebanghelyo, kailangan ng pag-ibig, isa't isa. Ano niyo ba? Sa panahon yon, lahat ng brothers and sisters, maring participate sa pangaral ng Ebanghelyo. Paano po? Sa pamamagitan ng church. Hindi pwede upang ipangaral ng Ebanghelyo, ako lang. Sa pamamagitan ng church, ako ay naligtas. Sa pamamagitan ng church, bari nating ipangaral ang Ebanghelyo para sa mga balakang kaluluwa. Kaya yung church ay balaka. Tanya ba? Yung church. Ang lahat ng brothers and sisters ay balaka. Sa Biblia, may teaching lesson, sa pamamagitan ng church, ano ang mangyayari? Sa panahon ni Jesu Kristo,
si Hesu Kristo ay ibinigay niya ang tinapay at ista para sa 5,000 hujok. And nanatili ilang basket? 12 basket, tama ba? And then, ibinigay ni Hesu Kristo ang mga tinapay at ang mga ista para sa 4,000. And then, ilang basket ay nanatili? Ilang basket? Ne? 7 basket. Pero, ito ay hindi small basket. Sa English version, large basket. 나오죠 뭐? Para sa hujo. Actually, ito ay nangyari sa ibang lugar. 나오죠 뭐? Ibang lugar. And para sa 5,000, ibinigay ni Hesu Kristo ang mga tinapay at mga ista para sa 5,000 hujo. And then, nanatili, ano po? 12 basket. Sa 12 basket, ano po? May tinapay at ista. Sa 12 basket. Ibig sabihin, para sa mga hujo, sa 7 taon kapigatian, sa 12 tribes, 144,000 Israelites ay maliligtas. Kahit ang mga Israelita ay rejected yung tunay na gospel, mayroong great chance upang maligtas. Kailan po? Sa 7 taon kapigatian. May pangako sa Biblia. Nama ba? Yeah. Pero, ibinigay si Hesu Kristo ng mga tinapay at mga ista para sa ilang tao? 4,000 tao. Ito ay hindi hujo para sa hentil. Namanya ba? Dahil ito ay nangyari Decapolis. Yeah. Si Hesu Kristo ay may kawa sa Decapolis and he moved sa Galilee Lake beside Galilee. Kaya sa panahon yon provided ni Hesu Kristo ang mga tinapay at mga ista hindi para sa hujo, para sa Israelita. Hindi para sa hujo, para sa hentil. Yeah. Dahil sa Decapolis, Deca 210, 10, 나오죠 뭐? 삼풍, Deca, 삼풍. Polis 210, 아노 뭐? 시티, 예, 시티. Polis, Decapolis 210, by 10, cities. Sa Decapolis, maraming hujo. Maraming hentil. Ibig sabihin, bakit po, ibinigay si Hesu Kristo ng mga tinapay at mga ista para sa hentil? Sa pamamagitan ng maraming pagpapala sa pamamagitan ng church. Naunyo ba? Kaya, may pitong churches sa Apocalypse, may pitong church. Naunyo ba? Pitong church. Mula sa Epheso Church hanggang sa Laodicea Church. Ito ay ayon sa kasaysayan ng church, ito ay nangyayari hanggang ngayon. Ayon sa order. And also, sa bawa panahon, may pitong uri ng church ay nangyayari. Naunyo ba?
Nandiyan niya po? Talaga? Muli, ayon sa kasaysayan ng church, mula sa Efeso Church hanggang sa Laodicea Church ay nangyayari hanggang yayon. Ibig sabihin, yayon ay anong uri ng panahon ng church? Laodicea. Laodicea. Kaya hindi malamig, hindi mainit ang mga Christian. And also, pitong uri ng church ay nangyayari sa bawat panahon ng kasaysayan ng church. Ibig sabihin, sa yayon also sa mundong na ito may church tulad ng Philadelphia church. Nanyo ba? And also may church tulad ng Laodicea. Nanyo ba? Yayon. Ibig sabihin, sa parehong panahon may pitong uri ng church. Sa katunayan, Philippine Die for the Mission. Malaki o mali sa Pilipinas? Sa katunayan, maraming Filipino ay naligtas. Ito ay totoo. Pero sa whole Pilipinas ating church, Philippine Die for the Mission ay hindi malaki. Ano ba? Philadelphia Church ba ay malaki o mali? Maliit. Pero sila'y sumunod ng salita ng Diyos. Kaya nabuksan ng Panginoon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya maraming kaluluwa'y naligtas. Our church ay tulad ng Philadelphia Church. Bakit po? Ang mga brothers and sisters ay sumusunod ng salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, Philippine Life for the Mission ay developed. Maraming kaluluwa ay naligtas. 2024 Summer Retreat, mga 12,000 tao ay tumalo sa Summer Retreat. Ano niya po? Next year. Next year. Mga 15,000 tao ay tadalo sa Summer Retreat. Dahil may mga brothers and sisters ay faithful and sumusunod ng salita ng Diyos tulad ng Philadelphia Church sa Apocalypsis. Nandiyo mo ba? Tungkol sa miracle ni Jesus Cristo. Bakit po nanatili 12 basket and 7 large sa 7 pitong uri pitong malaking basket sa Tagalog version basket and large basket pareho kain tama ba? Kain. Kain, tama ba? Kain. Pareho. Pero sa English version and sa Hebrew, makaiba. Basket and large basket. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng church, mayroong mas maraming pagpapala sa pamamagitan ng church. Naunyo ba? Ito, may lesson para sa atin. Kaya brothers and sisters, pabalik sa Juan chapter 15, 4-7. Basahin po natin sabay-sabay. 3-2-1. Oy, manatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Dito may mahalagang pangako ni Jesus Kristo, kung kayo'y manatili sa akin, kung tayo ay manatili sa tunay na church, at ang mga salita ng Panginoon ay manatili sa atin, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay, may pangako.
Hingin ninyo ang anumang inyong nice at ito'y gagawin para sa inyo. Ito'y hindi para sa, hindi para sa, ano po? Bagay, physical na bagay upang enjoy ang mga ito ay para sa Christian life, para sa pangaral ng Ebanghelyo. Sigurado ang mga brothers and sisters ay gusto nila manatili sa tunay na church. And kung may salita ng Diyos sa kanilang puso, kung ano sigurado hindi nila gusto para sa masamang kawa. Naunyo ba? Masamang kawa. Para sa kaluwalhatian ng Diyos. Humihingi sila ng mga bagay. Sa katunayan, kung tayo ay manatili sa church, kung ganoon, kahit tayo ay mayina, tayo ay naging mayamang tao spiritually, and sa langit tayo ay magiging pinaka mayamang tao. Bakit po sa mundong na ito maraming mayamang tao? Actually, they borrowed maraming bagay mula sa brothers and sisters, Christian. Sa katunayan, ang lahat ng bagay sa universe, kaninong mga bagay? Panginoon, tama ba? Panginoon. Ang lahat ng bagay ay sa kanya. Kung ganoon, ang mga tao na hindi naligtas, they borrowed mula sa Panginoon, mula sa mga brothers and sisters. Kung ganoon, sa mundong na ito, spiritually, sino po pinaka mayamang tao? SM owner? Hindi po. Ikaw. Ako. Pinaka mayamang tao. Naunyo po? Ito ay magyayari sa langit. Naunyo po? May pakasa. Kaya brothers and sisters, kahit kayo ay mayram yayon, huwag po kayong makaralla. Tayo ay nabubuhay sa mundong na ito, hindi sa pamamagitan ng mga kawa, sighting. Tayo ay nabubuhay sa mundong na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Nandiyo ba? Kaya, brothers and sisters, magbubulay-bulay, Juan chapter 15, verse 7, may dalawang uri ng condition. Upang kumuha ng malagang bagay, kailangan ng dalawang uri ng kondisyon, tayo ay manatili sa Panginoon. And iba, ano po? Kung ang mga salita ng Panginoon ay manatili sa aking puso, kung ganoon, ibibigay ang Panginoon sa atin. Ito ay pangako. Kaya sigurado ito ay mangyayari. Nandiyan mo ba? Salamat po. Banalangin po tayo. Banal natin babag inamang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa inyong biyaya at pag-ibig. Kami ay nabubuhay sa mundong na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. May pangako ang Panginoon para sa amin. Kaya gusto namin mabuhay para sa inyong kaluwalhatian at ebanghelyo. Kung ganoon, naniniwala kami na mayroong maraming pagpapala para sa amin. Kung may mga brothers and sisters na may na o may tukso ni Satanas, pakiusap, tulungan po ninyo sila upang malampasan mula sa mahirap situation. Kaya lahat ng brothers and sisters ay
mabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Espiritu Santo lamang kami nagtitiwala, idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.